Okay? Magandang araw sa inyong lahat. So, this time, ituturo ko sa inyo yung paggawa ng isometric drawing. This time, ay magdadrawing tayo ng hollow blocks isometrically. Now, walang gagamiting T-square. Triangle lang na 30 by 60, of course, ang ano, ang T-square. Triangular scale, triangle. Kaya kapag wala kang T-square sa bahay, tuturo ko sa inyo yung paano paggawa ng isometric drawing na gamit lang ay triangle. Alam ko naman wala halos sa bahay ninyo, no? Okay? Praka na paraan ng pagkuha ng sentro. Sabi ko, kukunin lang natin sentro to na walang sukat. Simple lang, ano? Pag wala kayong ruler na abot ganun kahaba mula dito hanggang sa kantong yon, adi mag-isip ng paraan, ano? Discarte ang tawag doon. Ayan. So, tapat lang natin to. Ito. Yung kanto nito. O, kanto niya. Ayan, kanto niyan. At pagkatapos, sa kabilang kanto, yun. Okay. So, ayan. Nakuha na natin yung bandang gitna niya. Ayan. Approximately, gawa tayo malabong linya lang sa bandang gitna. Ayan. Pagkatapos, syempre, ganun din sa kabila. Ayan. Kanto dito. Ayan yung kantong yan. Pansin nyo. Tapos, yun doon sa kantong yan. Gamitin din natin tong. Ayan. Make sure na sa isang kanto ha, tatapat. Ayan. Okay. Kanto sa kanto. Sure lang natin na nasa kanto-kanto siya. Ayan. This time, kahit gumagalaw ang inyong drawing paper, kaya nang bahala mag-control. Ayan. Doon sa linya dito kanina, i-cross lang natin siya. Ayun yung malabong marka. Nakikita niyo yan. Ayan, yan. I-X lang natin siya. Pag nag-cross sila, ayan. Yun na yung ating pinaka-gitna. Okay? Ayan. So, nandyan na tayo sa gitna. Ngayon, kukunin natin yung height. O, approximate natin yung height ng ating hollow blocks. Okay? This time, ay bahala kayo, malayang scale ang gagamitin natin dito. O, tinatag natin full scale. Okay na ang bahala. Basta may present ko lang sa inyo kung paano magawa ng isometric drawing na walang gagamitin T-square. So, kunin natin ang height ng ating hollow blocks. At sasabihin natin na yun ay, kasi ang normal na taas niya ay 0.20, no? 0.20 meters or 20 centimeters. Kunwari, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5, 6, 7, 8. Ayan. Assuming na ito, ha? Ito yung height ng ating hollow block. Ayan, height niya. Then, gamit ang T-square. Ano, no? Triangle. Gawa ko ng diagonal line. Ano tinuro ko nakaraan kung paano kukunin diagonally. Sabi ko lang, itong gilid na to, itapat nyo dito sa tultog tong edge nya, diagonally. Tapos, itong gilid nya, ayan, iparallel nyo lang sa gilid ng inyong drawing paper. Ayan. Pagpantay na siya dyan, tapos, nakatapat na dito sa tuldok, okay? Ayan yung tuldok natin. Pansin nyo, yung tuldok, ayan, ito na yung tuldok natin, nakatapat na yung edge, okay? Gawa tayo ng diagonal line. 1. Tapos, ganun din dito sa kabila. O, ayan siya, no? O, make sure, o, lagi naka dito. Gilid, tinapat ko, pinaral ko yung gilid niya, paralel siya dito, gilid. Tapos, sa point, diagonal line again. So, yun na siya ngayon, ano? Tapos, approximate natin yung kanyang length. Dapat dito lang papatak yung ating length, ano? Haba ng ating hollow blocks. So, assuming, sabihin na natin ang length niya, kasi ang normal length nun ay, talaga sukat niya ay 40 centimeters or 0.40. Okay. So, dito tayo kuha ng pinakadulo. Yung point niya dito. Ayan. Tapos, dito sa 16. Okay. Ngayon, dito naman tayo kukuha ng line. Ayan. Pag ganito. Pag ganito naman, ano? Diagonal dito. So, ngayon, dito naman sa kabila, ang edge nung, ayan. Yung edge nitong triangle natin. Parallel siya dito sa gilid.
Ayan, tapos tapat dito sa tuldok natin kanina. O, ayan, tuldok. O, make sure na ito ay nakaparallel uli dito. Okay? Ayan. So, ngayon, gawin tayo diagonally. Ayan, isa. Pagkatapos, dito din sa kabilang dulo. O, ayan. Ngayon, o. Kabilang dulo uli. O, check uli natin. Nakaparallel to, ha? Dapat nakaparallel to dun sa gilid ng inyong drawing paper. Ayan, parallel na yan. Approximately, dapat nakaparallel. Tapos, tapat dito sa tuldok, gawa tayo ng line. Ayun, may line na siya ngayon. Okay? Ngayon, height. Kunin natin yung height nito. Sabi natin, pag vertical line, eto naman sa baba. Etong sa baba ang nakaparallel dito. Pag vertical line. Pansinin nyo, ha? Ang kinukuha lang natin reference dito, yung kanto-kanto o straight line noong ating drawing surface. Yan ang ginagamit nating T-square. Okay? O, isa rito. Vertical line. Tapos, dito sa kabilang dulo, vertical line din. O, ayan. So, meron tayo isang mukha ng hollow block. Then, next, tong point na to, o, tandaan nyo ha, yung point na yan at yung point dito, gagamitin nating reference para sa pagkuha ng kapal ng hollow block. So, ito na ngayon. Pantay sa gilid, sabi natin lagi, parallel ang ating triangle doon sa gilid ng drawing paper, tapos diagonal line. O, tapat sa tuldok, o, ito yung tuldok natin uli, diagonal, tapos ganun din dito sa kabila, ano? So, paano naman natin gagawin yan? Ito siya ngayon. Okay, nasa gilid, ano? Ito yung gilid ng inyong triangle, tapos tapat yung tuldok doon sa point, yung diagonal noong triangle sa point. Ayan. Kukunin natin ngayon yung kapal noong ito ngayon, yung kapal ng ating hollow block. So, assuming natin. Ang sukat niyan sa actual ay 0.20, no? Or 20 centimeters. Ang height ay 0.40 o 40 centimeters. At pagkatapos ay ano, 0.40 ang taas, tapos ang lapad niya ay 0.20. O, ito na, no? Vertically. Gawa tayong vertically na linya. Ayan. 0.80 ang lapad, ha? Ano, haba pala. Okay, actual. O, ayan na. Point natin, ito. Ayan. Ang ganda lang. Tapos, yung point na to, gawa tayong diagonal na isang paganon. So, ano sabi natin? Pag paganon, o, dito lang sa taas, ito yung kanyang edge. O, ayan siya. Okay? Tapos, tapat dito sa tuldok. Tapat natin yung gilid ng triangle sa tuldok. Nakaparallel sa taas. Yun. Isometric na siya ngayon. Okay? So, meron na tayong cube noong ating hollow blocks. So, kung titingnan ninyo, ayan na siya. Tapos, kunin natin kapal ng mga gilid niya para magmukha siyang hollow block. Okay. So, ito. Ayan. So, magagawa tayo ng butas ng ating hollow blocks. Okay, tapat sa point. Sabi natin kanina. Tapat sa point. Ito yung point natin. One. Tapos ito yung kanina, isa. Parallel sa taas. Tapat sa point. Parallel natin. Ayan. Ayan. Okay. O, tapos, vertical. Vertical naman dito sa taas. O, tapat sa point dito. Vertical. Ayan. Ganun din dito. Point. Vertical. So, napapansin nyo, hindi ako mihiwalay dito sa magkakabilang gilid. Yan ang ginagamit ko, yung pinaka T-square ko. Okay? So, ayan na siya ngayon. Ano? Pagkatapos, dito sa kabila. Bandang baba. Gilid. Point. Ito.
Ayan. Okay. Ngayon, kukuha tayo ng sukat ng butas. Kunin natin yung bitna nito. This is 79, that is 0.80. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, 1 centimeter ang line nito. Ayan, approximately lang ano, para makita ninyo na. Ayan. Diagonal line tayo. Diagonal line. Okay. Okay, sa rito. Diba tayo ng diagonal line. Tapat natin sa tuldok. Parallel sa gilid. Ayan. 1. Tapos, ito. Parallel. 2. Tapos, itong tuldok na to. Ang butas niya ay ginamit natin 4 centimeter. Tapos, ito yung sa bandang gitna. Dapat nakaparallel. Sabi natin. Ayan. Then, ito. Parallel ulit. Ayan. Tapos, last. Ito. Parallel muli siya. Ayan. Ito na siya ngayon. Ano? Tapos, vertically. Oh, vertical. Huwa tayo ng vertical line. Itong kanto na to. Ayan. Ayan. So, habang ginagawa natin to, malamang pinapanood tayo ng ating consultant. Kaya, shout out dyan kay Teacher Ednalyn dyan sa ang ICT coordinator ng SSS National High School dyan sa Marikina, no? Malupit yung ating consultant na yan. Malalago tayo pag pinanood nyo itong ating drawing. Baka ipaulit sa atin. Kay Teacher Ednalyn, salamat. Okay, ito ang diagonal line. So, ngayon, nilinawan na natin ngayon yung ating we call this itong ating hollow blocks. Okay? So, kukunin din natin yung kapal nito. Ayan. Possible yan, ano? Nilinawan natin yung ating gawa. So, kung gusto nyo i-ink siya, well and good. So, mas maganda kung naka-ink. So, meron tayong draft ng ating hollow blocks. Okay? So, paggawa siya ng isometric hollow block. In the absence of T-square, wala na kayo sa bahay, wala kayong T-square sa bahay, ito yung practical way, yung tinatag natin diskarte lang. Ano? So, gawa tayo ng vertical line, o naka, parallel dyan, sabi natin, vertical line, tapos ito, kaparallel doon, vertical line. Nabivisualize nyo na siguro yung itsura noong hollow blocks. So, concrete hollow block, ito ay merong iba't ibang sukat. May 4 inches ang kapal, tapos ang kanyang, meron ding 6 inches and 5 inches actual. So, ilalagay natin na, i-ink natin ngayon. Gamit ang sign pen, practical way, pinakatipid. May ball pen, di ball pen. Pero, ang ginagamit talaga dito ay technical pen, staler or rotring. So, isa, ayan na ngayon. Unti-unti nyo na nakikita. Dalawa, since dito ay na-layout na nyo na, malaya na kayong gumalaw ngayon ng gamit ang ruler or inyong triangle. Ayan na siya ngayon. Ha? Kita natin unti-unti. Simpleng isometric drawing, which is one kind of pictorial drawing. Ano? Ang isometric drawing.
siya. Ayan siya ngayon. Okay? So, lahat ng side ng isang position ng triangle, gawin nyo na para minsanan. So, lahat ng paganito, de, sabay-sabay nyo na. Para isang direction lang inyong gawin. Okay? Ito na siya ngayon. Ito na lang ating natitirang diagonal lines. Yan. Tapos, sa kabilang side naman, kabilang position ng inyong triangle. Ito na siya ngayon. Make sure ninyo ha, hanggat makokontrol ninyo, dapat wala na lagpas na linya. Okay? Ayan. 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 Unti-unti, mapapractice nyo yan. Susunod magiging master na rin kayo nito. Kung paano tinuro sa akin din to ng aking dating master. Mausay kong prop nung ako ay nasa vocational course ang aking master na si Sir Lorenzo Monar. Shoutout nga pala dyan sa Sir, kumusta po kayo dyan sa San Fernando La Union. Ayan ang retired na si Sir, ang aking master, may tinuro sa akin na maganda, magagaling na technique. Ayan. Okay, diagonal, naubos na. Natapos na, dito naman tayo sa vertical line. Ito, vertical line. Inking na tayo ha. Guys ha, ayan. Okay, so vertical line. Vertical line. Nakita niya na, nakagawa na tayo ng hollow blocks in the absence of T-square. Kaya posible kayo makapag-drawing isometrically. Basta meron kayong triangle, well and good. Makapag-drawing kayo ng isometric drawing. Kanto. Last kanto. Okay? Ito pa, ating nakalimutan. O, ayan. Yan. Last diagonal line. So, hollow block na siya. Di ba? Kung titignan natin. Ngayon, kung gusto ipagandahin pa shadow, eto ngayon, maglagay tayo ng series of vertical lines dito. Ano? So, sa architecture or drafting, ito yung ginagamit na shadowing. Ano? One of the technique is the series of lines. Okay? So, dito kailangan ninyong tiyaga. Make sure ninyo na ang inyong line approximately dapat pare-pareho ang distance layo. Depende, ano? Depende sa inyong shadowing. Mientras na nagdidikit-dikit siya, mas lalong lumidilim. Pag lumalaki yung space, lumiliwanag. Okay? Siguro kakayanin nyo na to pag kayo nasa inyong takanan. Kaya kahit nasa bahay kayo, you can draft an isometric drawing. Vertical line. Ayan. So, later on, mas magaling pa kayo sa akin. Kayo ang next generation. Okay? Tapos, dito rin. Then, this one. As simple and fastest as that. Oh. Discarte lang, makapag-create na kayo ng isometric hollow block. Okay?